Isang napakagandang araw sa ating lahat, mga kakusinas. Welcome na naman po dito sa Kusina Domenico. Ngayong araw, ang ating lulutuin po ay tinatawag na beef halang-halang, or sa Tagalog, ang tawag nila ay beef hinalang. Para po sa ating mga ingredients, gagamit po tayo dito ng karne ng baka, bawang, sibuyas, kamatis, luya, sibuyas na may dahon, tanglad, bell pepper, siling maanghang, gabi, pechay, cooking oil, patis, asin at paminta. Okay, so simulan na natin, mga kakusinas. So dito sa pinainit natin na cooking pot, igigisa lang po natin yung sibuyas, bawang, saka yung kamatis. Okay. Yan, ay sabay-sabay ko na. Tapos doon tayo na lang natin maluto ng konti. This time, i-add na po natin yung ating beef. Ready ng baka. Maganda po itong baka na ito kasi medyo malitid. Tapos malaman din. Mas konti lang yung buto. Hayaan lang po muna natin to, haluin ko lang po, tapos hayaan natin na may labas po muna nung beef yung liquid contents niya na nasa loob po ng karne. Okay. After a few minutes, mga kusinas, na yung liquids ng ating beef ay medyo natutuyo na po ng konti. So this time, i-add na po natin yung ibang mga ingredients po. Ngayon, lagay ko lang po yung ating spring onion, yung trunk portion. Tapos yung ating gabi. Yan, yung gabi. Tapos lagay ko na rin yung ating lemongrass. At ito po yung pinaka-importante, nagbibigay ng sipa sa ating dish po, yung sandamakmak na sili natin, lagay na po natin. Yan. Tapos, titimplahan ko lang po ito ng patis. So, konti patis lang. Siguro mga 3 tablespoons. Yan, 2, 1. Tapos, maglalagay na rin tayo ng pamintaan durog. So basically, mga kusinas, yung dish na to, parang maluluto na lang siya, ilagay nyo lang sabay-sabay, tapos pakuluan nyo lang, palambutin. Then after a while, okay na siya. Pwede na po kain na ganagad. Siyempre, nyo muna, palamigin nyo muna, hindi pwedeng agad-agad. Ayan, purposely po, naglagay po ako ng gabi, kasi gusto ko medyo lumapot po yung sabaw. So iba naman pong version na bahala po kayo, depende po sa inyo or sa atin kung lalagay o anong ilalagay natin sa bawat dish na ginagawa natin. So for this one, I choose to put crab or grabby para po maging mas attractive mamaya kasi medyo lalapot po yung ating sabaw. Okay? Yung lemongrass, hindi ko po siya sinama sa pag-isa kanina kasi para hindi lumabas yung pait ng konti. Kasi pag ginisa nyo po lemongrass, medyo mapait mga kakusinas. So, okay na po yan. This time, ang gagawin ko, mag-a-add lang po ako ng tamang-tamang tubig para po sa kanyang sabaw. Okay? Okay.
ng putay tubig. So yun mga kusinas, ang gagawin po natin, itatakpan na po natin na ito at ipipressure cook po natin ito sa loob ng mga siguro 10 minutes lang kasi malamot na naman po yung baka dito. Ayan. So ngayon mga kusinas, once na nagano na ito, nag-whistle na, hinahan lang po natin ang apoy tapos iwanan na natin ang mga 10 minutes po. Mga kusinas, after 10 minutes po, check na po natin. Uy, tama-tama lang siya mga kusinas. So ngayon, ang gagawin ko lang, para mas maging malapot po, dinudurog ko po yung gabi. Durogin ko lang po. Kasi hindi ko rin naman trick na kainin yung gabi na buo-buo. Mas gusto ko yung medyo nakahalo siya sa sabaw. Ayan. So yun mga kusinas, ito ilagay na po natin yung ating pechay tsaka yung ating bell pepper po tsaka yung spring onion leaves. Okay, so unahin ko na po yung pechay. Dapat pechay bagyo po yung gamit natin dito pero wala po kasi akong nakuha ang pechay bagyo. Ito yung nakita ko somewhere. So ito na lang po yung gagamitin natin. Yan. Tapos lagay na po natin dito yung ating bell pepper, tapos yung spring onion leaves. Yun. Bango mga kusinas. Yung naamoy niyo po yung ngangang. Sarap! Tikman ko lang po ito sandali. Tapos we'll decide kung anong ano verdict. Oh my god. Talagang ano yung kagat ng sili mga kusinas, talagang halang-halang po siya. Medyo matabang lang po ng konti, mag-add lang ako ng salt dito para konting asin. Yan. So ayun mga kusinas, sana nag-enjoy naman po kayo sa ating handog na video or dish ngayong araw na to. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa Kusina Domenico, huwag po natin kalimutan na i-click yung subscribe button. Pakiclick na rin po yung like at pakileave po ng comments and pakishare na rin po ng video po natin. So muli po, maraming salamat po sa panonood ng Kusina Domenico. Paalam!